Hey guys, welcome back dito sa ating RS100 na tracker build. So, quick update lang tayo ngayon. So, ito yung unang pyesa na kailangan natin, guys. So, kailangan ko magpalit ng throttle cap. Ayan, kasi wrong item yung nabili ko. Bale, hindi kasi ito pang RS100. So, lumalagpas siya, ganyan. Hindi. Naiipit yung throttle sa loob. So, ayun. Unang kailangan natin. Kaso, yun nga. Wala pang mabilan ngayon. So, hintayin na lang natin matapos to. So, susunod, kailangan natin ma-welding tong footrest. Yan, kasi gumagalaw. So, kung makikita nyo guys, ayan, dito dapat siya ma-welding kasi bitak dito sa may chassis niya. So, isa pa guys, kailangan natin magpalit ng floater dito sa loob ng carb natin. Since okay pa naman tong lumang carb niya, kailangan lang natin bumili ng bagong repair kit kasi kapag inon ko tong fuel cap, ayan, dire-diretso yung gasolina tumutulo dito sa may pagdrainan. Ayan, para walang tagas yung gasolina. So, ito pa guys, front panel. Kailangan natin magpalit ng buo guys since gagamitin natin yung speedometer natin. Wala yung cable dito, yung pagkakabitan ng cable. Pwede ko namang tanggalin to pero bibili na lang tayo ng bago. Tapos itong sa may brake arm. Yan. Saka isa pa guys, masyado ng luma to. At syempre, bibili pa tayo ng brake cable. Set na siguro yung bibilhin dito para minsan ang kabit na lang. Ayan. So, kailangan pa natin maglagay ng round headlight dito. May nakikita akong mga round headlight na yung pang classic lang, yung sakto lang yung laki, tapos color yellow yung lens. So, kung may alam kayong pagbilhan guys, o may kakilala kayo, pwede kayo mag suggest dito sa comment section sa baba. Ayan. Or message mo ako sa Facebook page natin. I-search mo lang din yung Mio Dio. So, ito pa guys. Pinag-iisipan ko kung lalagyan pa ng rubber boots ito pero depende pa. So, ayun. Mag-comment na lang kayo guys kung anong mas babagay sa tingin nyo, kung lalagyan ba ng rubber boots to or ganyan na lang. Then syempre kailangan natin ng signal lights at saka tail light para hindi tayo mahuli sa daan, syempre kailangan yon. So sa signal light dito sa likod is lalagyan na lang natin dito. Ayan, dito at saka dito. Para hindi na tayo mag kukustomize pa ng paglalagyan na ng signal light dito sa likod or gagawa ng panibagong bracket since meron naman na to. Then may nakita ko sa old na tapaludo nya. Ayan, ito, yung plastic fender dun sa likod. So, ilalagay natin to dito kapag, ayan. Then, pag nalagay natin to dito, is maglalagay na lang din tayo ng tail light dito. Ayan. So, maliit lang din. So, eto pa guys, classic seat. Kailangan na kailangan yun.
kailangan natin yung classic seat para dito sa build natin. Since may nakuha kasi tayong idea galing kay Chips World, ayan, YouTube channel yon. May video kasi siya na nag-customize siya ng classic seat. So, doon ako nakakuha ng idea. Bale, video yon. Kung gusto nyo mapanood, guys, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Kung yung video na yon, yung paggawa niya mismo ng seat para sa mga motor, o makikita nyo rin dito sa may taas. So ayun, shoutout kay Chips World. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel niya, eh mag-subscribe na rin kayo. Siguro ang magiging problema ko na lang kung gagawa ko ng classic seat is yung pagkakabitan niya dito na bracket. Kailangan mag-weld ulit dito para hindi siya natatanggal or umaalog. Then ayun guys, front fender natin. Ayan, kailangan natin mag-customize para dito. So, galvanium sheet na lang siguro, yung flat sheet. Or depende pa, ayan. Ang paglalagay ng fender natin is dito banda, sa may taas. Dito sa may butterfly niya dito sa baba. Nakalagay siya dyan. So ayun guys, rear fender naman tayo since meron pa tong stock bracket. Bibili na lang tayo ng bago kasi yung luma natin is may marami ng kalawang at saka butas-butas na. So pag nailagay natin yung rear fender guys, puputulin na lang natin hanggang dito. Then ayun nga, uulitin ko, pagkatapos ng stock fender, ilalagay na natin to. So ayun guys, since running naman tong makina, tumatakbo naman siya, wala namang issue, yun lang yung mga kanina na sabi ko, gaya nung sa carb, ayan. Pinakalas na gagawin natin dito is, i-hand buff natin to. Kung hindi nyo pa napapanood yung pag-repaint ko dito is, ilalagay ko na lang din yung link sa description sa baba, meron din sa comment section at meron din dito sa may taas. Since yung nag-repaint nga tayo is, nagka-orange peel siya. Hindi, pero hindi naman gaano, pero makikita nyo yan, mga orange peel. So ayun guys, marami siyang orange peel at puro alikabok na rin since matagal nating hindi nang galaw to at yun nga, dahil sa trabaho is hindi natin naasikaso na. So ayun nga, maasikaso na naman natin. So ituturo ko sa inyo step by step ang pag-hand buff dito. Walang kailangang tools, mga products lang na pang buffing natin at for protection na rin. So ayun na lang guys, i-hand buff ko ito step by step. So sana abangan nyo yung video na yon. Then yung paggawa dito sa upuan, since may makina naman kami, pra-practicing ko na lang muna magtahi. So yun lang guys, pag hand buff dito at saka yung upuan na lang. So yung hand buff at saka yung pagkakabit ng upuan, yung paggawa natin sa upuan natin kasi kukustomize natin yung stock seat natin. Then yung pagkabit sa mga ibang parts. So yun na lang guys, matatapos na tong build na to. 3 parts na lang siguro to. Then tapos na, yun na lang. So hanggang dito na lang muna guys at shoutout muna tayo. So ayun, shoutout muna tayo guys. Shoutout kay Jason Genelsa, kay Paul Dimandal Vidal, kay Joshua Mark Malapit, kay Amir Buela from Isabela also. So shoutout din kay GT Boy YTPH, kay Dina De La Cruz, kay Chan Chan Michelina. At ito sa mga loyal viewers natin na laging nanonood. Shoutout to Alfonso Sabado De Fort, kay Yamate Senpai, Ghost Rider, kay Carl Angelo Diego from Tarlac, kay Kevin Chavez, kay Enzo Dagan, and kay J.E. Rosel. And to some YouTubers na kakilala din natin, ayan, kay
MC Convert, yung YouTube channel niya, yung link is nasa description sa baba. Also kay Chips World, nasa description din sa baba. And then kay JC Moto TV. Shoutout also to AJ Natividad, kay Esdras Balino, kay Ulysses Dumalig, kay Cleo Mamawad, and kay Gibo Cantada. So hanggang dito na lang muna guys, ride safe sa inyo, and stay home, keep safe, dahil lockdown tayo ngayon, and peace! Ayan guys, walk around na tayo, then tatapusin na natin tong vid.